So ayan po, atin pong narinig, kahalin tulad po ba ang problema ito ng ating mga spin dryer sa ating tahanan, mga kaibigan. Ito na po ang tamang video upang ating panoorin, mga kabalita. Binuksan po natin ang likod na bahagi upang magkaroon po tayo ng continuity test upang malaman natin kung ano nga ang sanhi ng kanyang pag-ugong, ano, mga kabalita. Ito po ang ating unang bahagi, ano, ng continuity, mga kaibigan. Ayun, may palo po yung kabila. At ilipat po natin doon sa kabila nating wire, ano, mga kaibigan. Yan po ay papunta po doon sa ating stator, ano, mga kaibigan. So, dapat natin siguruhin kung tama ba ang nakita po natin na ayaw pumalo, ano. So yun nga po, ano, mga kaibigan, as per double check ay hindi po tayo nagkamali, wala talagang palo ang kabilang linya po natin. Ang gagawin ko pagka ganito ay i-open mo na, ano, ang stator na ito, mga kaibigan. Medyo mahirap po ang trabaho nito dahil unang-una po wala pong lock yan. Yan po ay nakaribit daan sa ating bakal, ano, mga kabalita. So tsagaan lamang po, ano, ang pag- repair ng mga ganitong klaseng unit. At unahan ko na po kayo, no, base po sa ating actual na experience, ano, mga kaibigan. Disclaimer lamang po, ayun po ay sa ating mga karansan lamang po bilang isang tech ay kadalasan na problema po ng ganito dahil hindi na po pure na copper ay nakalagay dito, ano, mga kaibigan. Once again, inuulit po natin, ito po ay aluminum, ano, ay uso po ngayon dahil nagtitipid po ay ating mga manufacturer, ano. So pagka aluminum ay syempre mas ma-expose po doon sa kaunting basa o kaunting moist po ng ating motor na ito, mga kaibigan, ay agad-agad magkakaroon po ng problema, ano. At mabilis maputol ang aluminum compare po natin doon sa ating tanso, ano. Ayun. So yan po ang babaklasin po natin ang mga spaghetti na ito. Parang yung ano din, ano, na ginawa po natin yung isang industrial na fan. Ganito rin halos ang scenario, ano, mga kabalita. Ito naman ay ginagawa ko po, ano, depende sa ating suki kung gusto niyo po ba na yung bago na o yung i-repair pa po, ano, ang ating stator, mga kaibigan. And then again, ano, base po sa ating experience ay pagka ito ay nakuha ko po ay putol, ano, yung aluminum na yan, mga kaibigan, at nadugtong, ano, ng maayos, nalinis yung medyo may mga amag na po. Ay, tumatagal pa naman po, ano. At ang usapan dyan, between suki po natin ay syempre, may warranty po tayo na ibibigay, ano, mga kaibigan. Hindi po pwede na wala. Pagagalitan po tayo ng ating mga mahal na suki. Alright. Halimbawa, ay bago po nito ay umaabot po na yung mga 900, ano. So, dapat ay mas mura dahil nga malaki doon ay nga singilan, ano po, mga kaibigan, dahil pagka tumaas, syempre yung customer po natin ay pipili na lamang po ng bago, ano. Ayan po, yan yung nag-moist at inamag, ano, mga kabalita. Kitang-kita po natin sa ating video, ano, medyo pukos po natin. Ayun, so parang may green na nilumot. So yan po ang kadalasan na nagiging problema nito. At ay nga matindi pa po pagka ganito ang scenario, ano, ay mahirap po ang magdugtong dahil unang-una po ay di po kinakapitan ng soldering lid ang aluminum, ano, mga kaibigan. Yan po ang style o technique na ginagawa po ng inyong lingkod, ano. Kumukuha po ako ng stranded na pure copper, syempre, upang dumikit. Ipupulupot ko po dyan. Ayan, o, gaya po nito.
Pag naipulupot ay sa kapo hinangan ano ay kaibigan upang dumikit at syempre hindi po mag-loos ang ating dugtong na yan mga kaibigan. O yan ah. Puputulin pa natin yan mamaya magbalita ano. So test po natin kung papalo. O yun, di ba? So, ibig sabihin ay nakuha po natin ang putol, ano? Ng motor na ito, mga kaibigan. Mamaya po, pagka naayos po natin ang pagkakahinang nito, ay po pwede po na-test po natin. Again, ano, doon po sa mga hindi pa po nakaranas ng ganitong pagpapagawa, ano? Depende po sa kagustuhan po ano na isuki po natin kung nais po niya na iparepair ano. Siyempre po may dagdag po yan pagka ang motor po ay binuksan at i-repair po ng isang tech ano may kabalita. Ayan, isolder po natin ng maayos. And then ayan o, yung naka-usli po na yan mga kaibigan ay pinupulupot ka po ulit yan dyan upang masigurado po natin na talagang yung contact ay intact ano mga kaibigan. Parang magkatunog lamang po yun ah. Ayan. So, doon po sa mga nais sumubok ay pwedeng-pwede po yan ano mga kaibigan. Lalo-lalo na po pag sa inyo naman po ang unit ay wala pong magiging problema. Alright. So, ito na. Pagkatapos po niyan, ibabalot po na yung maigi po yan ano mga kaibigan. Mas maigi po na gamitin ang masking tape. Mga kabalita, ano? Kumpara po doon sa electrical tape po natin. Yan po ay ayon sa ating karanasan ano. Yung iba, ibang diskarte naman po yun. Yung iba kaibigan nating mga technician ano. So ayun na po, nadugtong na po natin ang putol. Hopefully ay wala na pong kasunod ano. Pagka meron pa ay medyo nagdadalawang isip na po tayo ano. Yun, pagka isa lamang po ay pwede po natin idugtong ano. Pero pagka marami na po ay huwag na po tayo mag-aksaya na ang panahon dahil masasayang lamang po ang ating pagod ng mga kaibigan. Siyempre, explain na po natin doon na ang maayos sa ating mga suki. Ano? Dahil baka mapagastos lamang po ang ating mga customer ay mapagalitan pa tayo. Ito na, ibabalik, binalik ko na po ano, ang ating mga balot at itatali po natin ang cable tie ano mga kabalita upang ensure po natin ano ang tamang safety ano mga kaibigan. At siyempre po lagi po natin iisipin ano kapag tayo ay mga technician yung responsibility po bilang isang manggagawa po ay kailangan po una po lagi ang safety ano mga kaibigan upang hindi po natin mailagay ang syempre yung seguridad ano ng ating mga suki kailangan po na mapag-ingatan din po natin ano sa lahat po ng oras ano mga kabalita. So testa po natin for final ng continuity yan yung gray po ano ang dati yan meron na po mga kaibigan. Sana po ay umandar pa po. And then kapag natakpan na po natin ano mga kaibigan, syempre ay kailangan po sanay po tayong kumapa. Kakapain po natin ano yung housing po ng ating stator na to mga kaibigan kung umiinit ba ng sobra o normal lamang ano mga kaibigan. Pagka ganon sobrang init hindi na po natin yan itutuloy ano. Bagkos ay pabibili na lamang po natin ay bago ang ating mahal na suki, ano, mga kabalita. So, lagay na po natin ay bola. Ayun, no.
So yan po ang hirap po ng pagbaklas ano ng housing nito mga kaibigan, dahil na gaya po ng sabi ko kanina ay nakaribit po yan at wala po ako nung holmahan ano, na sakto upang pukpukin ko na mag-isa yan. Bali dalawa po kami ng misis ko kapag tinatanggal po namin yung ribit na yan ano, yung nalakyan sa ating motor ano mga kabalita. At syempre lalagyan mo na ng screw na may lock kapag kayan ay atin na pong nagawa. Ito na, test na po natin mga kabalita. Here we go. So ayan, umuga na po mga kaibigan. Okay na po ang ating ginawang motor na ito mga kabalita. So hindi ko na po kukuha na na yung paglagay po natin ito dito sa ating spin dryer mismo. Dahil mahaba na po masyado ang ating video, no? Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong panonood. At muli po ay pakilike naman ang ating video na ito mga kaibigan kung inyo po nagustuhan, ano, mga kabalita. Maraming salamat po sa inyong lahat.